Ayun o, first dive natin of the day. Mayroon kagad tayo nakita ditong suno o yung coral trout. Pero hindi muna natin pinana dahil naghintay muna tayo ng iba na pwedeng lumapit na medyo malaki-laki. Pero dahil wala, kaya tinira na natin yan. Visibility check, hindi ganong malinaw pero pwede nung pagtiyagaan. Pulang pula pa. Ito yung kadalasan na hinahunting ng mga nangangawil dahil ito ay mahal kapag buhay. Papunta pa lang sana ako sa mas malalim nang mapansin ko na mayroon palang oriental swim tips na nakahinto dito, kaya binaba ko baka sakaling mahuli. At ayun no, hindi tayo nabigo. Nga lang ay medyo na-stuck yung ating flapper pero nadala pa rin natin. Shout out po muna kay Dennis De La Cruz and family from Naik City. Maraming salamat sa panonood nyo.
Kay Sablan Daniel, ganun din sa iyo boss, maraming salamat sa panonood mo. Isang unicorn fish ang naging target natin dito dahil meron akong nakita dito na good size na. At syempre maraming maraming salamat sa nakabiling yan, sa isa rin nating subscriber, si Bossing Bulldog, ang aming kapitbahay dito. Maraming salamat boss. Pagpasensyahan nyo na mga kaspiro kung matagal tayo nakapag-upload dahil hindi ko pa alam kung paano ito i-upload habang ini-edit ko dahil wala pa kaming signal dito. Mapa TM o token text ay wala kaming signal. Kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo matagalan tayo na hindi nakapag-upload o natagalan. Sana ay bumalik na agad nang sa ganun ay makapag-continuous tayo sa ating pag-vlog. Ito na yung sinasabing nag-uumpisa pa lang, lumalaos na. Habang nasa ilalim tayo ay nagmamasid tayo sa ating paligid hanggang sa nakita ko itong isang coral drought pa rin na nakaharap sa atin, kaya hindi na tayo nagkatubili pa dahil pwedeng pwede na ito. Yun nga lang ay sumama itong banawog kung saan pinupugaran ng mga isda, sayang. Maganda pa naman ito sa ilalim. Pero di bali. Bawi na lang tayo sa next time, mas lalo tayong mag-iingat. At kay Beres Espero, maraming salamat din sa panonood. Shout out din sa iyo. Medyo na-struggle lang sa pagtanggal nito dahil tumago siya sa monoline at pinilipit niya yung ating monoline sa kanyang katawan, kaya nag-decide ako na patayin muna siya para hindi makapaglikot habang tinatanggal natin ay para mas mapadali. At syempre kay Roy Spear Fishing ng Zamboanga City na isang Espiro din, shout out din sa iyo boss. Maraming salamat sa panonood.
Moron territorial hunt muna tayo dahil kailangan ng tera. Kaya hindi muna tayo maghunting ng mga pelagic, pero kung may pelagic, papanain din natin. Bigla akong naisip, yan pa ba ang aayawan natin, ano? Samantalang yan ang pinakagusto ng mga espiro. What? Dalang pirasong putian yung napansin natin dito, kaya pinili natin yung medyo malaki-laki. Another dive at mayroon tayo kaagad nakitang coral trout na nakaangat, kaya mabilis natin nilapitan habang abala sa pagkain. Medyo malaki ang sugat dahil sobrang niyang likot kanina habang nasa ilalim pa. Tumapa muna ako pansamantala dito sa bato na ito, mga kaspiro, dahil meron ako nakitang tatlong pirasong unicorn fish o yung surahan. Inaanap ko dahil dito lang banda yun pumasok. Nagmasid ako sa paligid, pero parang wala na. Hanggang sa mamaya maya pa ay meron akong napansin na malaking isda na galing sa kanto. Na spine shot yung yellowfin trevally na lumapit sa atin, kaya boundary. Salamat sa Panginoon. yata o 2.4 kilos kung hindi kami nagkakamali. Salamat sa Diyos. Thank you.
sinecure ko yung pagtuhog hanggang sa makarating sa buya para hindi lumubog yung isda nang sa ganun ay hindi sumabit sa bato. Ito, meron na tayong nakatuhog na hindi na natin kinuha ng video kanina dahil maliliit din naman. Nagabang ako dito ng isda na pwede nating mapana hanggang sa napansin ko ito yung rabbit fish na hindi naman advisable na panain pero pinana ko pa rin. Nagbakasakali lang tayo na baka tamaan pero hindi naman tayo nabigo dahil napakaganda ng kanyang pagkakatama. Kaya hindi ito naging advisable na panain mga kaspiro dahil napakaliit ng tsansa na tamaan natin yung isda dahil napakanipis lang ng kanyang laman kung manggagaling tayo sa taas. Pero pinana natin dahil wala tayong choice kasi malayo na. Mabuti na lang at tinamaan pa rin. At ayun, habang nakadapa tayo, mayroong lumapit sa ating oriental sweet lips kaya hindi na tayo nagdalawang isip. Pinana natin dahil wala tayong ibang nakitang isda na medyo malaki kaysa sa kanya. Next dive at ang naging target nating isda dito ay Spanish plug snappers, 2 piraso sila na malalaki na kaya abangan natin baka sakaling mapana natin. At napakaganda ng tama na spine shot siya kaya hindi nakagalaw.
another target mga kaspiro, isang coral trout o yung suno na nakaangat dahil naghahanting din ng pagkain, kaya binaba ko para panain. Nag-abang ako dito mga kaspiro ng pwedeng mapaan ng isda dahil kadalasan malalaking Maori seapers o yung kanlay ang nahuhuli ko dito, at isang bisis na nakahuli rin ako ng malaking mga gat dito, kaya abangan natin baka sakaling mayroong laman. Nagmasid muna ako sa paligid at sa ilalim ng kuweba hanggang sa napansin kong mayroong malaking mga gat na nakahinto, kaya tinutukan ko ng pana. Malabo ang dagat, kaya hindi ko na kinunan video. Last dive na siguro to, o baka pwede pa makahirit. Alas 3 pa lang, wala na makadagdag pa. Hanggang dito lang muna mga kaspiro, maraming salamat.